kwento namin ay tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Kung bakit siya namatay. At ngayon naman, para kanino nga ba, bakit namatay si Jesus? Para sa ating mga, para sa mga kasalanan ng mga tao. Pero sino kaya yung kabilang doon sa mga taong yan kung bakit namatay si Jesus? So, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang, ayan, isang maniningil ng buwis. Simulan na natin. So, ang maniningil ng buwis. Sa lungsod ng Jericho ay may naninirahang isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Sakyo. Siya ang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Ano po ba yung buwis? Yun ay pera na binabayaran ng mga tao para sa bayan. Si Sakyo ay pinuno ng mga maniningil ng buwis. Ibig sabihin, sa office nila, siya yung boss. Pero, maraming mga tao ang galit kay Sakyo kasi si Sakyo ay isang mandaraya. Naniningil siya na sobra-sobra. At ikinatago niya yon para sa kanyang sarili. Isang araw, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay patungong Jerusalem. Nadaanan nila ang isang bulag at pinagaling ito ni Jesus. At narinig yun, nakinakita yun ng maraming tao at kumalat yun sa buong Jerusalem at sa iba pang lugar. At marami pang ginawang himala. Ano po ba yung himala? Marami pang ginawang himala si Jesus. Ito yung mga parang imposible. Mga bagay na yung mga katulad nito, pilay, nakakalakad. Yung mga pipe, nakakapagsalita. Yung mga bulag, nakakakita. At kahit na patay ay nabubuhay ni Jesus. Kaya naman, nang pumasok si Jesus sa lungsod ng Jericho, ay napakaraming taong sumunod sa kanya dahil nasaksihan ng mga ito ang ginawa niyang himala. At nabalitaan din yun ni Sakyo. Kaya noon din ay lumakad si Sakyo patungo sa kanyang kinaroroonan ni Jesus dahil ibig niyang makita at makilala ito. Curious siya, sino kaya yung Jesus na yan? Bakit pinagkakaguluhan siya ng tao? Bakit marami siyang followers? Bakit maraming mga taong gusto siyang makita? Pero may problema si Sakyo. Ano yung problema kaya ni Sakyo? Hindi niya makita si Jesus kasi siya ay panda. At ang lalaki ng mga tao nasa harap niya. At dahil galit sa kanya yung mga tao, ayaw siyang pasingitin ng mga tao. Kaya nag-isip ng paraan si Sakyo. Ano kayo naisip niya? Umakyat sa puno. Siya ay umakyat sa puno kung saan alam niyang dadaan si Jesus. At doon, hinintay niya ang pagdaan ni Jesus. Nakita kaya niya si Jesus? Ayan. Pagtapat ni Jesus sa ilalim ng punong sikamuro, ang pangalan ng punong inakit niya ay sikamuro, huminto siya at tumingala at sabi ni Jesus, Sakyo, bumaba ka kaagad at tutuloy ako sa iyong bahay ngayon. Ika ni Jesus. Ang pangalan sikamuro. Nagtaka si Sakyo. Siguro sa isip niya, paanong alam ni Jesus ang pangalan ko? Ngayon ko lang nakita si Jesus. Pero kahit na ganon, agad siyang bumaba ng puno at natutuwang isinama si Jesus sa kanyang bahay. Pero yung mga tao, alam niyo ba, nagbulong-bulungan sila. At sabi nila, bakit sasama si Jesus dyan? Mandaraya yan. Masamang tao yan. Bakit siya makikipanuluyan sa kanila? Sabi nila. At naririnig din yun ni Sakyo at kahit siguro ni Jesus. Pero sa kabila nun, tumuloy pa rin si Jesus sa tahanan ni Sakyo. At alam niyo ba, dahil doon, naramdaman ni Sakyo yung pagmamahal ni Jesus. Naisip ni Sakyo na kahit gumagawa ako ng mali, kahit nakakagawa ako ng bad,
Pero, love pa rin ako ni Jesus. Diba? Naramdaman ni Zacchaeus yung pagmamahal ni Jesus. At dahil noon, dahil sa pagmamahal na yon, nagsisisi Zacchaeus sa kanyang mga kasalanan. Kaya sabi, alam niyo sabi ni Zacchaeus, Panginoon, sabi niya, kung sino man po ang nadaya ko, ibabalik ko ng apat na beses. At yung kalahati po ng kayamanan ko, sabi niya, ibibigay ko na sa mahihirap. Sabi niya. At dahil doon, natuwa o nasiyahan si Jesus sapagkat si Zacchaeus ay naging isang tunay na anak ng Diyos. Pinatawad niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at sinabi, sabi ni Jesus, naparito ako upang hanapin at iligtas ang makasalanan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Ayan. So, sana po na-enjoy ninyo yung kwento natin ngayon. At lagi nating tatandaan, katulad ni Jesus, na siya ay naparito, namatay, at muli nabuhay para tayo ay iligtas. Iligtas ang mga makasalanan. Hindi lang yung mga mababait, hindi lang yung mga mabubuti. Katulad ni Zacchaeus na isang mandaraya, ano, mahal ka rin ni Jesus, anuman yung nagawa mo, anuman yung ginagawa mo, mahal ka ni Jesus. At naway maramdaman mo yon yung pagmamahal na yun ni Jesus. At kapag naramdaman mo yung pagmamahal na yun ni Jesus, matagpuan mo din sa puso mo yung pagsisisi sa yung mga kasalanan at naghihintay lang si Jesus na lumapit ka sa kanya. So, thank you and God bless you!